balik na sa pagkapanalong Adelaide 36ers sa katatapos nilang laban kontra sa Illawarra Hawks. 6 winning streak sana ito ng Adelaide kundi lang sila na choke sa laban nila kontra sa Taipans. Ganun pa man mga idol, maganda ang pinakitang laban nila dito sa NBL. Pasok na sa play-in tournament ang Adelaide 36ers at kailangan mapanatili nila ito. Ang standing nila ngayon sa NBL ay ranked number 5 kung saan ay naungusan nila ang Southeast Melbourne Phoenix at ang Perth Wildcats. Sa season ng NBL ngayon mga idol ay may 8 game na lang silang natitira. Isa sa mga solid team na makakaharap nila ay ang reigning NBL champion, ang Sydney Kings, na ngayon ay nasa top 1 with 14 wins at 5 loss sa kanilang 19 na gameplay. December 4 nang huling makalaban ng Adelaide ang Kings, kung saan tambak ang Adelaide sa score na 97-78, kung saan dinurog ng center na si Tim Suarez ang kuponan ni Kai Soto with 18 points, 2 rebounds at 1 assist sa loob ng 20 minutes playing time. Samantalang solid performance din ang tinapat dito ni Kai Soto. Ito yung one of the best performance ni Kai Soto laban sa Kings with 13 points, 4 rebounds and 15 minutes playing time. Dapat na ma-secure ng Adelaide ang kanilang spot para sa play-in tournament. Marami pa naman ang mga basketball fans ang looking forward sa mga laban ng Adelaide 36ers at sa NBL. Pag-usapan naman natin mga idol ang naging role ni Kai Soto dito sa Adelaide. Siya pa rin mga idol ang starting 5 ng Adelaide, which is maganda din naman ito mga idol. Iwas sa mga bashers at hater para kay CJ Broughton. Maganda din ang pinapakitang performance ni Kai Soto even though na palagi siyang binabangko ni CJ Broughton at boundary with 10 minutes playing time. Iba kasi mga idol ang nadadalang energy at hype ni Kai Soto sa kanyang team at maging pressure naman para sa kalaban na sa opening frame pa lang ng game ay binubuwag na ni Kai Soto ang confidence at momentum ng kalaban. Nagagampanan naman ng maayos ni Kai Soto ang role niya bilang center ng Adelaide. Wala lang tiwala si coach sa kanyang big man, lalong-lalo na sa iba niyang player na halos di na nga nakakapasok at nakakapaglaro sa buong game. Isa pa dyan mga idol na sobrang babad ng mga import o 6th month ng Adelaide na halos di na effective na tapusin ang game. Buti na lang sa huling laban nila kontra sa Hawks ay kumana ng 3 points na Robert Franks, Antonius Cleveland at Ian Clark kahit na may pagkabuhaya mga ito. Dismayado siguro si Coach CJ Broughton kay Kai dahil na yan sa 3 personal foul ng ating big man kung saan sa 4th quarter ay babad si Kai Soto sa bench. So ito yung sinasabing learning experience na halos wala namang pagbabago sa coaching style ni CJ Broughton. Paano may papakita ng ating big man ang kanyang skills at potential kung back to average of 10 minutes playing time na naman si Kai. Kahit nga mga Australian fans ni Kai Soto ay dismayado sa pamamalakad ng head coach ng Adelaide. Pero ganun pa man mga idol ay good game pa rin para sa Adelaide at patuloy pa rin nating makikitang maglalaro si Kai Soto dito sa NBL at patuloy pa rin nating suporta ng big man dito sa larangan ng basketball. Kung nagustuhan mo ang mabilisang update na to, please like, share, and subscribe mga idol.